Dr. Edsel Maurice T. Salvana, National Institute of Health, University of the Philippines, and consultant and member of the COVID-19 Technical Advisory Group. We have Dr. Marisa M. Alejandria, member, COVID-19 TAG. We have Assistant Professor Ranjit Singh Rai, MPA, Department of Political Science, UP, and fellow, Octa Research. We have Mayor Professor Fred Justo Guido P. David, PhD, Institute of Mathematics, UP, and fellow, Octa Research. We have Professor Michael L. T., MD, MHPED, MBA, UP College of Medicine, Chair, Philippine One Health University Network. We have Dr. Troy Hepte. And of course, from the Cabinet Mayor, we have Secretary Francisco Duque, Secretary Carlito Galvez, Secretary Eduardo M. Año, Secretary Lenor M. Briones, Secretary Silvestre Bello, Chairman Prospero E. De Vera, and we also have with us the Chair of the Senate Committee on Health, Senator Christopher Lorenz-Tigo. These are the attendees, mayors. I-delay natin hanggang January at uutusan natin yung mga universities na lahat ng subjects na may lab, OJT, internship, etc., i-reschedule nila sa second semester. So sa first sem, ang ituturo lang lahat ng mga klase na regular na pwedeng lectures, theoretical do sa first sem, i-move natin sa second semester yung kailangang pupunta. So the options will be from the more open, limited face-to-face in low-risk MGCQ areas to the most conservative, do it in second semester. Pero humihingi ho ko ng guidance yung mga private schools in particular at saka local governments. Kasi hindi ho nila alam ang gagawin, lalo sa mga area na wala talagang internet connection. Meron na pong ilang eskwelahan na nagsabi sa CHED na magsasara sila dahil yung enrollment po ay talagang bumaba, natatakot ang mga magulang at estudyante, at meron na hong ilan na nag-report sa CHED. Ang problema, wala kaming policy sa pagsara kasi itong COVID hindi pa nangyari sa matagal na panahon, so we're only crafting it. So yun yung proposal, Mr. President, sa higher education. Thank you very much. Mr. President, ang pinopropose para sa general education, sa basic education, ay very similar to option one. Kasi pwedeng mag-online, pwedeng mag-offline, pwedeng radio, pwedeng television. At kung wala talaga, if all of the above, wala yung tinatawag nating IBM or it's better manual. Kasi magdi-distribute at the school level ng mga learning resources na i-distribute ng local government sa mga bahay-bahay, sa mga bahay ng mga bata. At saka magre-recruit tayo ng tinatawag na para-teachers. Kasi hindi naman lahat na teachers, parents, kayang magturo. So, in summary, ang hinihingi ng marami ngayon, dumadami, ay yung sinatawag nilang limited na face-to-face. Ngayon, kung tingnan natin, Mr. President, sa ibang bansa, sa Southeast Asia, halos lahat blended yung kanilang strategy, pero yung face-to-face nila, kunti lang, kagaya ng dinescribe ni Sec Popoy, na maliit na grupo lang talaga, wini-work out ang curriculum. Ang curriculum namin, halimbawa, Mr. President, sa basic education, kailangan 15,000 ka competences. Hindi ka makagraduate kung hindi mo master yan. Pero ngayon, reduce natin to 5,000 lamang. At saka, may, as early as this month, tinitrain na natin yung may mga school tayo para sa parents, may school para sa teachers, para makahanda sila kung anumang arrangement ang kalalabasan. May kuryente, walang kuryente, may libro, walang libro, may transistor, walang transistor, may cellphone, ay mag-a-adjust ang eskwelahan. Basta lamang makapagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. So very similar sa option 1 ang
iniisip ng DepEd. Now going back to NCR and to Metro Manila, yung sinabi ko nga kanina, ang epekto talaga ng pagbulusok ng economy is sa sa enrollment, dahil kung ang parents walang mga trabaho, yun naman ang asikasuhin nila, yun ang tinitingnan. So, pero yung sa amin, sa DepEd, na-approve na yan ng IATF, May pa lang yung programa, aprobado na ng IATF yon. Pero yon ang hinaharap namin na debate. Tapos yung school opening also, isa din yung area, hindi kami nagbabago sa aming stand, Mr. President, na maximum August 24 talaga, kasi yung sa batas, last day of August is on a weekend. So August 24 magbubukas na ng klase, whatever form it is. Pero hanggang ngayon, handang-handa na ang mga regions. Sinubukan natin yan sa Navotas. Very successful ang simulation. Tapos mayroon ding maliit na eskwelahan. Tinitingnan din natin yung mga maliliit. Sa Siquijor, blended din ang approach nila. Mga bata binibigyan ng reading materials. Ang munisipyo naman nagbigay ng pera sa kanila para mabili nila yung mga materials. Kanya-kanyang discarte, kanya-kanyang adjust, depende kung anong available na paraan. Pero ang bottom line, patuloy ang pag-aaral ng mga bata. At malaki ang papel ng pag-recover ng economy sa patuloy na pag-aaral ng mga bata. Yun ang aming tingin. Yes. I have a ready report already, but it might be, we may not have time. Nandito pati yung arguments for face-to-face or for non-face-to-face. Yes. Sabi nila, sangayon po ako na kung pwede pong ma-aprobahan ninyo, Mr. President, dahil gagawin naman po nila sa tinatawag natin MGCQ, low risk. Ang ibig po sabihin nito, number one, yung pong case doubling time, kung meron man kaso yung lugar na yon, ang pagdoble po ng kaso doon ay aabot more than 28 days po. So matagal bago magdoble, ibig sabihin kakaunti. Pangalawa po naman, yung kanilang kaso ay actually, kung wala silang bagong kaso for the last 28 days, sir, 4 weeks, okay ho yun. At pangatlo ho, yung kanilang mga critical care, yung health system's capacity po nung lugar na yon ay mababang-mababa po yung ginagamit. Yung po tinatawag natin, critical care utilization rate, less than 30%. So all of these really favor yung pong kanilang proposition. Kasi yung pong binanggit nila na mga 10 estudyante sa isang classroom, ay ito po'y naka-align po sa ating tinatawag na mga physical distancing as part of the engineering controls. So yung pong isang entrance, isang exit, maganda po yung mga yan. Yung air conditioning, kailangan nakataas yung temperature to 26 degrees, kasi alam po naman natin, mas madaling kumalat kung nakasara yung kwarto, naka-aircon na, mababa ang temperatura or malamig. Ano? So, okay po yun, Mr. President. We strongly endorse it, Mr. President. Mr. President, isa ko lang recommendation siguro for both the CHED and the DepEd. As much as meron tayo sa DILG na coordination at meron tayong body to look at all of these things, I think magkakaroon din tayo ng parang office or bureau, I guess, in the DepEd to yung mga ngasiwa po sa pagtingin dito sa kung mag-open up tayo unti-unti dun sa ating mga schools. I'll return it to ito, Chairman. Mr. President, ito po yung ginawa nila sa Thailand, sa classroom. Yan na hindi lang nakahiwalay yung mga class, yung mga desk, nilagyan ho ng plastic na takip yung mga estudyante. Pwede ho natin sa Pilipinas na mas malalayo pa diyan kung kailangan, as much as more than 1 meter if needed, depende ho do sa disenyo ng eskwelahan. Pero yan ho ang ginamit nila, pero ito sa basic education sa Thailand po ito.
Ito yung kwan. And then Secretary Galvez has further recommendations on this. Sir. Actually, Mr. President, sa amin, ang nag-approve nitong mga pag-hold ng classes, whatever, in whatever form, ay ang regional director. Kaya may structure na kami, may existing structure na kami, na ang opisina ng regional director, ang mayroong division superintendent, may supervisor. Alam ninyo, yung, sa panahon ng mother ninyo, ganun pa rin. So, alam na alam nila kung ano ang sitwasyon at the school level, kaya madaling makahanap ng solusyon. So yung mga approval processes, mayroon ng structure for approval or for disapproval depending on the terms. Isang dagdaga namin, Mr. President, sa amin sa basic education, kailangan mayroong water facilities, may tubig, kasi hindi naman lahat na lugar may tubig. Para for the washing of hands. And mayroon na kaming existing standards, may guidelines na kaming nagawa. Nandoon na, at saka pwede nang tingnan yung mga eskwelahan, kaya namang ma-inspect para mapabilis ang desisyon. Ang hinihintay lang namin yung affirmation ng policy na inapprove na dati ng IATF. Mr. President, sa mga invited resource persons po natin, meron pang dalawa na hindi po natin naririnig. Si Dr. Marisa M. Alejandria at saka si Professor Michael Tipo, no? So, kung gusto po nilang magsalita. Mukhang ayaw nyo na. Ayaw na. Okay. Pero si Professor Rai po is requesting kung po pwede lang siya mag-react daw po dun sa mga options. Pero si Secretary po, Galvez wants to... Sir, actually sir, in support of the, sir, the CHED, may mga schools po sir na may mga kaya yung may kaya yung pamilya. Yung sinasabi nga namin, pinag-usapan namin na parang cohorting na sila, naka-dormitories, i-check sila ng PCR test. And then pagka na-test sila na negative, so hindi sila muna alis sa dormitory for a period of time. Kung just in case alis or sila sa dormitory, they will be tested again. So yun palagi ko sir, pwede sir ang ginawa natin, katulad ng ginawa natin po sa sports, sa basketball, na nagkaroon ng cohorting, na bali po at tinest po natin lahat ng mga players. Ganun din ang pwede natin gawin po sa mga schools, mga private schools, na pwede pong, kung nakaano po sila sa dormitories, pwede po natin i-testing lahat po yung estudyante, and then they can stay there until such time that they finish there, no? Isa po pwede po ano yan, kasi talaga pong naniwala po tayo na talagang importante po yung edukasyon sa atin po. Hindi po natin talaga matutumbasan yung ano po ng education. Secondly, sir, pwede pong tama po yung sinasabi nyo na dahan-dahan lang po muna tayo. Sa MGCQ, sir, gawin po natin muna siguro, inspekin natin yung eskwelahan, ano ang configuration, ano ang pwedeng gawin at saka hindi po pwedeng gawin. Una, dapat wala pong playground. Kasi po pagka may playground, magkakaroon po ng tawag na close contact at saka mayroon po tayong tinatawag na na possibility na magkaroon ng transmission because of mababiolate po yung social distancing. Secondly, yung mga canteen na mayroon mga parang buffet na normally very vulnerable po tayo. Most vulnerable po tayo pagka po tayo kumakain kasi wala tayong mask. And normally, napansin po namin sa aming contact tracing, yung mga ospital, nagkakaroon po sila ng transmission. Pagka po nagda-dine-in po sila, naghahalo-halo sila ng pagkain. At the same time, yung mga ano po, yung mga talagang pagkakumakain, yung mga workers, yung ating mga vulnerable po, kayo yung ano yung tatawag natin, ano, yung construction workers, nagkakaroon po ng contamination because nagkukwentuhan po habang kumakain. So yung laway po, tumatalsik, doon po napupunta sa pagkain, tsaka nagaan po ng pagkain. So yun po nakita po namin na dapat, bago po tayo magbukas ng tinatawag natin na school na limited contact ano po sir natin, kailangan makita po natin yung re-engineering, kailangan po makita po natin yung mga protections. Thirdly, kailangan po yung mga ibang mga dapat hindi gawin at saka dapat gawin at saka yung configurations po na one way in at saka one way out din po na hindi sila magkakapasalubong parang ginagawa natin sa mall. Gagawin natin po dapat yun, and then titingnan po tayo, magkaroon tayo ng isang model na school, inspekin po natin. And then lahat ng configuration, pwede po natin gawin po na ganun.
So yung po ang recommendation ko po, Mr. President, na if we will really decide na magkaroon tayo ng, for example, 10 per classroom, tingnan po natin po yung mga tinatawag nating mga strategies natin na magkakaroon po natin, nakita natin na mga 96% walang transmission or even mga 100% na ano natin, ma-insure natin na magkakaroon po tayo ng redundant preventive measures para po hindi magkaroon po ng transmission. Yun lang po, Mr. President. Professor Rai po. Mr. President, unang-una, ika-clarify ko lang. Teacher ko si Van Briones at saka si Professor Popoy de Vera sa graduate school. Tama ko yung punto nila. Mahirap i-compare ang Cebu province. This is what I was expressing. Not just Cebu City and Talisay, but our study focused on the whole province. That being said, that's why we provided two options. Kasi ho, napaka-complicated ng NCR. It's the heart blood. It's the heart of our economy. We can't just simply close it. That's why we have two options. That being said, about the ECQ, it will work in NCR. It has worked before, and it will work even better now under the revitalized leadership, no, and strategies of DILG, DOH, and the team of Secretary Gab. We know better now after 3 months. But then again, we are not using this as option one. Option two lang MECQ. Option one is still GCQ. With, of course, the caveat that we will scale up testing, tracing, isolation, and treatment. And we're doing that already. And we feel the impact is it will take a little longer to control it, but we will be able to control it. So these are the options we present to the cabinet. We want to thank you and the cabinet for giving us, our very small team in UP, the opportunity to present our study. And we commit as a team to continue to provide, if we have avenues to email, your office, Secretary Duque, Secretary Harry, Secretary Galvez, and Secretary Anyo, advanced copies of our projection. We do this as part of our public servicer. So wala akong bayad sa UP to. Lagi-lagi para sa bayan. Ito yung aming mantra sa UP. So ito, weekly namin ginagawa yung report. Para lang information lang ba? Mr. President, since wala na pong sasalita, i-anunsyo ko na po ngayon ang classification ng iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa. You have a more complete copy. Yes, sir. Una-una po, bago ko i-anunsyo, mensahe lang po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Nagkaroon po ng rekomendasyon ang UP na ibalik sa MECQ ang Metro Manila para mapabagal po ang pagkalat ng sakit. Noong una po, sumang-ayon po ating presidente, pero nag-apila po ang ating chief implementer at ang ating Secretary of Interior, Local and Government, dahil nangako po ang ating mga mayor sa Metro Manila na paiintingin pa nila ang kanilang localized lockdown, palalakasin nila yung kanilang testing, tracing, and treatment, at ipatutupad ng mas malawakan yung mga restrictions sa GCQ. So pumayag po ang ating presidente na huwag munang ibalik ang Metro Manila sa MECQ sa susunod na 2 linggo. Pero malinaw po sa diskusyon na kapag hindi pa rin po napabagal ang pagkalat ng COVID sa Metro Manila, posible pong bumalik sa MECQ pagkatapos po nitong 2 linggo. So hinihimok po natin ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Kinakailangan po ingat buhay para po sa ating hanap buhay. So mananatili po sa GCQ ang Metro Manila. Pero ito po ay matapos ng napakahabang diskusyon kung saan binigyan po natin ng pagkakataon ng mga taga-Metro Manila na patunayan na kaya po nilang ingatan ang buhay para sa kanilang hanap buhay. So ito po ang mga klasifikasyon. Iisa lang po ang nasa MECQ. Ibig sabihin po, bagamat bahagyang bukas, sarado pa rin po ang lugar na nasa MECQ except for yung mga indispensable industries. Ang labas po ay para labang sa mga necessities at para sa trabaho kung allowed na po yung industriya ninyo na magtrabaho. Bawal pa rin po ang public gathering, hanggang 5 lang po ang public gathering, at kinakailangan manatili po sa kanilang mga
bahay maging homeliners. Ang kaisa-isang syudad po na mananatili sa MECQ ay ang syudad ng Cebu. Ang mga lugar na mga sumusunod naman po ay mapapasailalim sa GCQ. Dito po, bagamat bukas na ang ating ekonomiya, kinakailangan ang mga kabataan, ang mga matatanda, ang merong comorbidities o yung mga may sakit, manatili pa rin sa kanilang mga tahanan. Bukas po ang ating mga malls, bawal po magtambay dyan sa mga malls, at bagamat meron na pong dine-in, ngayon po, 30%, may increase po yan pagdating ng 21 ng buwan na ito to 50%. Wala pa rin pong public gathering, hanggang 10 katao pa lang, bagamat pinayagan po ng IATF sa GCQ areas ang pagsamba hanggang 10%. Ito po ang mga areas na mapapasailalim sa General Community Quarantine, ang National Capital Region, ang Laguna, ang Cavite, ang Rizal, ang Lapu-Lapu City, ang Mandawi City, ang Ormoc City, ang Southern Leyte, ang Zamboanga City, ang Butuan City, ang Agusan del Norte, at ang Basilan. Ang mga lugar naman pong susunod na babasahin ko ay mapapasailalim sa Modified General Community Quarantine Medium Risk. Ang ibig sabihin po, bagamat mas magiging bukas ang ekonomiya, kinakailangan po na ang mga lokal na pamahalaan magpatupad pa rin ng localized or granular lockdowns. Kinakailangan magkaroon sila ng zoning, kinakailangan magkaroon po ng strict enforcement ng mask, hugas ng kamay, at iwas or social distancing. At kinakailangan din po, bagamat dapat tanggapin ang lahat ng mga overseas Filipinos at ang ating mga LSI sa mga probinsya, kinakailangan i-quarantine po sila at bigyan ng PCR hanggat maaari. Ang mga lugar po na mapapasailalim sa Modified General Community Quarantine, Medium Risk, ay Sakar, ang probinsya ng Benguet at ang Baguio City. Sa Region 1, Ilocos Sur, Pangasinan, Ilocos Norte, La Union at Dagupan City. Sa Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Sa Region 3, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Zambales at Angeles City. Sa Region 4A, Batangas, Quezon, Lucena City. Sa Region 4B, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Albay, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Naga City. Sa Region 6, ang Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 7 po, Negros Oriental, Bohol at ang Cebu Province. Ang Region 8, Western Samar, Leyte, Biliran, Tacloban City. Region 9, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte. Sa ang Region 10, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Cagayan de Oro City, Iligan City. Ang Region 11, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro at Davao City. Sa Region 12, Sultan Kudarat, Cotabato, South Cotabato, General Santos City. Sa Region 13, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur. At sa Barm po, Lanao del Sur at Maguindanao. Lahat po ng ibang lugar sa Pilipinas na hindi ko nabanggit ay nasa low risk MGCQ. Pero bagamat low risk MGCQ po yan, naka-quarantine pa rin po tayo, kinakailangan pagsusuot pa rin ng mask, paghuhugas ng kamay, at pag-o-observe ng social distancing. Kinakailangan ingatan pa rin po ang buhay para sa ating hanap buhay. Nakaligtaan ko lang pong banggitin ng mga syudad ng Talisay, Minglanilla at Concepcion sa Cebu Province ay mapapasailalim din po sa General Community Quarantine.
Nagpapaalala po tayo na gaya po ng sinabi ng UP ni Professor Ranjit Rai, bagamat meron po tayong mga forecast na hanggang 80,000 ang magkaka-COVID sa ating bansa itong buwan ng Hulyo, tama po na himukin natin ang isa't isa na sana gawin ang lahat ng hakbang para hindi po magkaroon ng katuparan ang 80,000 na COVID cases pagdating po ng July 31. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. President, at sa lahat po ng miyembro ng ating gabinete na presente ngayon at sa ating mga dalubhasa na nagbigay po ng kanilang mga expert opinion. Magandang gabi po sa inyong lahat. To our guests and to everybody, maraming salamat sa inyong lahat.